Welcome po sa aking YouTube channel. Ako po si Tech Shider. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Especially, sa mga tunay na nagmamahal sa ating mahal na inang Reynang Helen at mahal na Haring Roger Mamay Abdurrazzaq. Narito po ako muli para ipabatid na ang ating mahal na Reynang Helen ay buhay na buhay. Ito po ay prangkang patama sa mga umiikot at nagpapanggap na sila ang Reyna at Hari ng Emperyo ng Maharlika. Mapapanood po sa video ang mga mahalagang mensahe ng mahal na ina na dapat malaman nating lahat. Ating pong panoorin hanggang matapos ang video. Buhay na buhay si Queen Helen Abdurrazzaq at si Raja Muhammad Kamar Mamay Hassan Abdurrazzaq. Lahat po kayong nakikinig ngayon dyan sa buong mundo. Ito po si Queen, ha? Hindi ito basta-basta kasi napagkamalan na kami ay patay. Kami ay buhay na buhay po. At saka yung pananalita ko po ay hindi po yan maduplicate. Kaya nga pasalamat ako sa mga nagsasabi na talagang ayun ay ginagawa-gawa lamang ng mga voice recorder. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan ko. Sa buong mundo, Maharlika, Kingdom of God, Lupusug Empire, Federal Republic of Lupusug, lahat po kayo mabuhay at magandang umaga po sa inyong lahat. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ito hindi basta-basta ito. Kasi lahat ito talagang kailangan ninyong magsama-sama. Ngayon, yung mga nag-iikot at nag-niligate na kami ay nasa piitan, nagkamali po kayo. Dahil ginawa ko lang ang aking assignment para mabawi ko ang kalupaan hanggang sa North Borneo. Buhay po si Queen, ay ang nakikita ninyo. Yung broadcast na nakikita ninyo noon pa, totoo po yan si Queen. Kung kayo matatalino, kaya nyo bang pananalita ng kalangitan? Kaya nyo ba i-duplicate ang punto sa punto ni Queen? Kaya nyo bang baliin ang tinatawag na paggawa ng ating programa? Kaya nyo ba mag-English katulad ni Queen? Kaya nyo ba yung inspirasyon na kailangan ni Queen? Dito nakikita ninyo. Ito, talagang sinabihan ko na lahat. Lahat kayo na naniniwala sa mission na ito. Napagtagumpayan ko po lahat ito. Ngayon silaktan nyo kami. Pero napatunayan ko na po yan. Nakuha ko na po iyan. Kaya nga kayong nagsasabi na wala na si Queen, kaya nagtitake over kayo, nag-iikot kayo. Patawarin kayo ng Diyos Ama ng Allah. Kasi darating ang araw po, totoo iyan, maglilinis ang lolo. Buhay po ang Lolo Abdurrazzaq. Iyan po ang galing ng Inglaterra, ng iba't ibang bansa. Buhay po ang Hussein Kamaluddin. Buhay po si Ama Ali. Ngayon, kung sinong nagtatarget, nakukunin yan. Doble ang parusa ninyo. Angkan sa angkan. Kayong may mga inutusan para mangidnap. Nakidnap nyo na kami, ha? Diba? Kinidnap nyo na kami sa halagang 1 trillion. Sa halagang binigay ng mga kasamaang koan. Pero nanalo ba kayo? Nanalo ba kayo? You look into my eye. Straight into my eye. Nanalo ba kayo? Hindi. Panalo pa rin si Queen. Dahil nang hindi nyo kaalain kahit sino sa inyo. Walang katalo-talo si Queen sa inyo. Dahil ang dala ko, ang kapangyarihan ng Diyos Ama, ng Allah. Congratulations kay Raja Mamay na nag-live din siya dahil pinapakita ko lang sa inyo na ibalik ko sa Pilipinas ang dapat kong ibalik. Ginawa ko ito kasi yung kaitiman ng budhi ninyo talagang ginawa ninyo. Pero at least nanalo pa rin ako. Napakagandang balita po sa buong mundo iyan. Dahil yung mga naglalakad na nagsasabi hindi kami totoo at kami ang scammer, may mga ebidensya na po si Queen up to Borneo. Si Queen hindi patatalo pagdating sa legalidad. Hindi ako utusan ninyo.
Hindi ako gumagalaw ng walang pahintulot sa Diyos Ama, sa Allah. Ngayon sinabi ninyo na ito ay gawa-gawa lamang at minumura niyo pa ang 7 Macdum. At si Nestor Jaramillo pa ang inakusahan ninyo. Sino nga ba yung taong iyan? I request Mr. Jaramillo o General, whatever, na ano ninyo, explain to me, put into writing of what had happened. Bakit ka nasangkot sa ganito? At bakit inilagay pa ang lolo na siya ay ikaw? Put it into writing and give it to me. Because that is how I make the legality. Maraming salamat po sa mga lolo. Alam ninyo na nasa binggit ako ng kamatayan, isa lang ang hiling ko, mabubuhay ako at babalik ako ng Pilipinas. Ito po ako. Nandito ako sa Taguig. Kaya nga iniisa-isa ko rin yung mga siraulo na ginamit din nila yung kapangyarihan ng itim. Kaya lahat ng may librita na itim, pinapakuha ko yan. Lahat kayo na naniniwala sa pagbabalik ni Grandmaster, maniwala na kayo. Kayo lahat, mula pa kay Lolo Rizal na humiling sa dugo ng angkan ng mga hari sa hari, 72 kings ng kalupaan, 80 kings ng kalangitan, dilim at liwanag, hinawakan natin iyan. Kaya kayo, kung kayo naniniwala ang pagbabalik ng mga lolo ng kalangitan sa kalupaan. Hindi naman ako ang talo dyan eh. Kayo. Mabuhay dahil lahat ng ID na ginawa ni Queen at ni King Mamay mula sa coupon bank, yung census ID, iyan ang patunay. Marami nagpunit niyan. Pasensya kayo. Maraming umayaw niyan, pasensya kayo. Pero saan kayo ngayon? Sige nga. Lahat ito. Kaya nga marami ngayon ang iiyak. Ang akala nila, hindi ako makauwi sa Pilipinas. Dahil talagang sinikap nila na hindi ako makabalik at hindi makauwi ang mahal na hari. Kayo ang mananagot dahil natuntun ko rin kayo. You are all loser. I win. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ngayon wala na. Tapos na. I can say to all the world, panalo ako. Because I know God will never abandon me. Mag-isa si Queen lumaban sa Borneo. Alam nyo rin yan? Alam nyo rin kung magkanong binigay ninyo? Alam ko rin kung sino nagturo kung saan kami? Alam ko rin yan? No one can escape into my eye. No one can really defeat the power of God in me. To all people in the world, now you see me. This is the queen that go beyond the borders of human power, wherein I have used the power of the divinity in order to overrule those people that would like to kill me in the Raja. I say thank you for all of you who really make me suffer. Gusto ninyong kami ay mawala para kayong manalo. Pero ang inyong ginawa ay nailabas ko sa buong mundo. Dokumentado, siliado, at kayo ay nasa kalabuso. Lahat na nag-a-attempt. Hindi ninyo kilala si Queen up to now? Alam niyo ba, talagang nanginilid sa akin ang aking ano. And I really thank the Lord na talagang
nanalo ako. This is the reason why I have to spell out the truth. Because there are some people moving around the country, distorting the truth. Na hindi totoo si Queen dahil ang nasa isip nila, nanalo sila dahil dun sa pera na pinalabas nila para ilagay kami sa kalabuso. Pero ang hindi nila alam, Queen is armor. God, Allah is my armor. Truth is my banner. And justice is my passage to put you all into jail. Kayo po ang makukulong, hindi ako. At kailanman hindi nyo kaya iyan. Dahil yan ang aking tinatawag na pribilehiyo. Dahil ako'y pinili. Ngayon kayo lahat, lahat kayo, sisiguraduhin ko na po na ang hustisya ng divino gobyerno ay maiilagay na sa tama. Sino yung nagsabi na elementary lang si Defense Minister? Richard Pilota, you can put it into writing. I told you I want legality. The Sovereign Court of the Royal Empire of Lupasug is intact and the whole world is benefiting in this court. Have you ever thought? Have you ever realized how Queen started the mission even at the age of 7? Kayong mga nagki-queen, please stop. Because triply ang sumpa na nilalagay ng 7 makdong lahat ng angkan ninyo sa apo-sapo ninyo mamalasin. Why? Because that is not right anymore. All of those that say they are the queen, prove it, because I am the validator. I am standing before the heart and soul of each and every one of you. Stop it. Because time has come wherein the divine order is already implemented in January 1, 2023. Ang galing ninyo, nandiyan kayo sa Kuala Lumpur, nandiyan kayo sa Sabah, getting the heritage account to kill me? That is not right. Lahat ng kinakain niyo, uuurin kayo. Because hindi iyan ang kagustuhan ng mga lolo natin. Imagine, nandito na tayo sa katotohanan, pumupunta pa kayo kung saan-saan. Kaya nga sabi ko kay General Pilota, tatawagin sila lahat at nang makita na nila kung ano ang katotohanan. Hindi kasi mayabang si Queen eh. Nagpakababa. Naglakad sa putikan. Sinusuyod ang bawat kabundukan para sa pagbabalik loob sa mga lolo natin na silang nagbabantay ng bawat pusod ng mundo. Now yung nagsasabi na hindi totoo si Queen sa broadcast niya, mahiya kayo, I'm looking into your eye. Mahiya ka. Dahil sa inyo naliligaw ang mga tao sa kakakunting pera. Now you said, kayo na hindi makapagpalabas si Queen. Kaya nga nag-andar yung mga utang ko para ipitin ako dahil hindi makapagpalabas si Queen. Kayo ang umarang ever since. Mula pa noong 2009, kayo ang umarang sa katotohanan. Because the code of 999 is all there. The code of is 1111, pinatupad ko yan. Ayan ang mga lolo na dragon ng royal family ng China. 1111. Napunta tayo sa 12-12-12. Binuksan ko ang pinakayaman ng Ligwasan Mars. Kayo kaya nyo? Sige, punta kayo dyan kasi nagpapatayan nga lahat dyan. MILF, MNLF, BIFF, private armies, nagpapatayan sa Ligwasan. What do you think? Kaya nga sabi ko sa lolo, lindol, baha, para makita nila that there is a power beyond the human power na inaangkin ninyo lahat.
Ang corona po may sumpa. Ang trono may sumpa. Ang hindi ninyo alam, binabantayan ko lang kayo. Alam ninyo masakit yan? Masakit sa masakit ko na hindi nyo alam. Nandito lang yan. Nandito lalo. Ang bawat hapdi na binigay ninyo sa akin. Now you are looking at me. I can look at you right now as I speak. And I want to tell the whole world, I have won over claimants. Huwag ninyong isipin na porke kayo may hawak ng testamento, ikayo na iyan. Alam mo, gusto ko mapabanayad ang lahat ng mga puso. Pasensyahan tayo, bakit hindi ako nagkukontak sa inyo? Nag-gather ako ng so much evidences. Inong isang araw, dineclare ko na I strip off from Prime Minister down to the barangay. Lahat ng political appointment, nire-recall ko. Why? Because napunta kayo doon sa pag-takeover dahil patay kami. Dahil may Helen Panulino kayo at may Radya Mamay kayo. Which is, alam nyo na kung sino yan. Ay, abae, ngayon. Sino ngayon ang makalabuso nga? Kaya nga dito nakikita ninyo. Lahat kayo, isa lang ang masabi ko sa inyo. Tapos na ako 2012 pa. Pero I allowed all these things to happen para madali ko ma-dissolve ang Senado, ang Kongreso, ang lahat-lahat kayo, kasi the transformation to the divine government is going to happen. Whether you like it or not, it has been established. Kayong nag-antay sa pamumuno ng divino gobyerno, sumunod kayo. Pinagandaan nyo yan. Lalo kayo na nag-antay kay divine. Tingnan ninyo kung sino at kung papaano kayong nag-antay kay Jesu Kristo. Alam ninyo dapat kung sino. God never uses one ng punong-puno ng inggit, punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng katiwalian. God Allah chooses someone that is pure and with full of love for humanity. Kristiyano, Islam, Buddhist, Hindus, the four major religions that I have embraced. Learn. Go beyond. The signs of the times has been given to you. That's why I come out, because the lady of the candle, the Nuestra Señora de la Candelaria, my favorite other side of my mother, my mom. Liwanag. Kaya sinicelebrate nila sa ibang countries ito. Our Lady of the Candle. That Queen of the Candle illuminates into the whole world. This is what you call pagbabalik. Alam ninyo, nakabalik ako, luha, pasakit. Pagdating ko dito, I have really to push forward para ma-stop ang katiwalaan. Kaya nga napapansin nyo, dinidissolve lahat kayo, officialis ng PNP. Sino isusunod ko? Military? Senado? Kongreso? Hindi pa kayo natitinag eh. Sinabi ko na sa inyo, I work in the most legitimate way. There is no authority since 2013. Kaya nga sinong naglaban? Ngayon, ipapataw nyo sa akin, sa amin, ay nagkamali kayo eh. Look into my nose. Kaya nga, sinabi sa akin ng kuya,
Lahat ng kalaban ko sa ulo ng tungkil ko ay nagkatotoo nga. Kaya nga kuya, salamat sa reminder. But I will tell you, God has His own way at merong paraan ng Diyos Ama para makuha lahat at mailagay sa tama ang bawat isa. Dito nakikita ninyo, I am using the tri-media because I don't want also to create negativity. But I have to speak out today because, wow, nag-iikot yung mga reyna para sabihin na nagluloko lang si Queen. Nag-iikot sila para pasinungalingan ang aking trabaho. Ngayon, lahat kayo, strip up, prime minister down to the barangay na in-appoint with royal appointment, recall. Because I am with the political governance of the government of the Philippine Islands, wherein up to now, the real president is still him. Alam ninyo, kahit anong gawin ninyo, kiyelo kayo, kikayo ay mga tinatawag na mga kung anong kulay ninyo. Iisa lang po ang kulay na nakikita ko, puti at ang itim. Pag doon kayo sa itim, pasalamat pa rin ako, ang mga lolo na nang in charge diyan, kaya pa rin kayong rendahan. Kaya nga sinabi ni lolo na pinagtawanan ninyo at sinasabi ninyo na hindi ganyan ang lolo, ipapaano niyo kinilala si Jesucristo nung siya'y nasa lupa? Eh? Wala kayo nito. Wala kayo nito. Hindi namin ginagamit ang black magic sa lupa. Ginagamit namin kung ano ang magiging taong lupa. You are all covered by black force. That's why you can just say anything. Ito ang pinakamaganda sa lahat. Alam niyo ba, kayong very close sa akin, mahaba po ang radar ni Queen. Ang ganda-ganda niyo sa harap namin. Pagtalikod, minumura niyo si King? Is that right? Kahit anong gawin ninyo, nakikita ko po iyan. Ang iyak ni Queen may katumbas na sumpa. Tandaan niyo yun. Pero hindi nyo kailan kaya ang ginawa ni Queen para isamba kayo sa kapahamakan. Pero dinidistort ninyo lahat dahil gusto nyo kayong mamuno. Pero ngayon, sa ngalan ng mahal na ina ng kaliwanagan, Our Lady of the Candle is pushing me through to give light to all the world. And I duly say, peace on earth is given to humanity. Let there be peace on earth, and let it begin with me. Nagawa ko po yan. Nailakad ko kayo sa buong mundo para lumantad ang tunay na kapayapaan. Pag may kapayapaan, magagawa natin ang lahat. Dahil diyan makikita ang pagkakaisa na tunay, regardless kung ikaw ay Islam, kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay Iglesia ni Cristo, o kung ikaw ay nangingibabaw kung ano yung paniniwala mo. Pero sa panahon natin, nagpapasalamat po ako dahil ang pagdaloy ng good energy ay nagawa ko. Naririnig ko ang mahal na hari nagsasalita sa kabilang linya. Mahal na hari, pwede kang magsalita dahil alam ko na talagang hindi nila akalain na pareho tayong buhay para sa kinabukasan ng buong mundo. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil kahit papano hirap ka na. Nagagalit ka na dahil nga sa kasalanan ng hindi mo naman ginawa. Pero namayagpag
Dahil trilyones lang naman ang kinukuha sa ating pera at ipapatay pa sa atin. Ang sakit kaya, di ba? Masakit sa lahat. Yung inapak-apakan ka na, tapos tinalagkuran ka na, tapos gawan ka pa ng masama. Yan ang masakit. Yan ang hindi nila alam. Bakit nagagalit ang mahal na ari? Dahil kadugo pa naman. Kakilala pa naman. Ngayon ginagawa nila ng sistema. Pero lahat kayong nakadikit sa akin, kayo ang number one na suspect. Pag nagkalabuso, isa sa amin. Tandaan nyo yan. Ganyan mag-isip si Queen. Kasi wala namang inuutusan. Siyempre, yung may access sa amin. Kaya mag-isip kayo, kayong nababayaran. Malaki naman ang $1 billion eh. Malaki naman ang 1 trillion pesos eh. Pero wag niyong gawin. Dahil hindi lamang pito kaangkan ninyo ang malulubog sa impyerno kapag ginawa ninyo iyan. Those that are chosen by God. Kaya nga, anong redemption ang ginawa ko sa panahon ko ngayon? Ang kasalanan na matagal nang dapat ayusin. Ang pagbabalik loob sa Diyos. Iyan ang kailangan natin. Ngayon, dito ninyo makita how God, how Allah works in us. Kaya dito nakikita ninyo, I am live right now to dispel for those people that are trying to spread that we are not anymore true. Dahil ang totoo na sa piitan, nagkamali po kayo. Nagkamali kayo. Totoong nandito ako, totoong nandito si mamay, totoong nandito ang mga lolo, at totoo na kaya ko nang lumaban ng patas sa buong mundo. Yan ang ibig sabihin. Because power can either make you good or can either make you bad. But this power and authority that God has given me is for the salvation of each and everyone. And now I am here to give you that all of us must pray, especially this time that we need each other, embrace one another. Now ngayon, at least kayong nandiyan, nakikita na ninyo. Ngayon, pinastop ko yung February 4 na papo. Inaantay ko kasi ang mga coordination ninyo. Nagpadala ang grupo ng Antipolo with the Young Tinong. At least alam ko man din. So, go ahead for it. Pero sabi ko nga, mag-usap-usap kayo ng mga liderato. From there, I would say and I would know kung anong dapat ninyong gagawin. Kasi ito, walang away pag walang tinatawag na naglalamang sa kapwa. Nakikinabang naman lahat eh. Biro mo yan, pera namin. Kayo pa rin ang umaandar. Pero anong sinabi ko sa lahat? Lahat kayo, magkaisa lang. Kasi kahit anong gawin ninyo, nakipagpustahan na nga yung iba eh, na sila daw makapagpalabas, sila daw magsususi. Anong susi ang gusto ninyo? Lahat yan, kontrolado yan ng Diyos Ama, ng Allah. Ang balbula ng lahat ng kayamanan ay galing sa Kanya. Ngayon, kung gusto niyo makinabang, magbalik loob kayo, magpaababa kayo, alisin niyo yung mga sungay ninyo at paputiin ninyo ang mga puso ninyo. Ngayon, ang ating sovereign identity card. Paano ko ginawa yan at paano naisipan ng mahal na hari para i-validate lahat? Dahil ang sabi ni mahal na hari sa akin na yan ay umaga hanggang hapon. Yumaman na sila tayo, nagkakakanda, hirap. Kung paano natin gagawin ito. Oo, alam ko yan. Napasok kayo sa bitag ni Queen Helen dahil malalaman ko lahat. Paano? Ang application papunta sa akin, ako pa rin ang maglalagay ng serial number. Ang pera dadaan sa akin dahil ako pa rin ang gagalaw papunta sa production. Ang production hindi mag-release kapag hindi dumaan kay Queen. Proseso sa proseso. Dahil ang identity card ngayon ay sagrado.
nakatungtong kayo sa lupang pangako. Pag-aari ng Diyos Ama, kung ayaw ninyong tumira dito sa kalupaan ng Diyos Ama, mula pari hanggang hulo, the land of offer up to North Borneo, umalis na po kayo. Umalis kayo sa lupang pangako. Dahil the sovereign identity card is the power and authority in my protection to each and every one of you. Now, nasa inyo po yan. Dahil iyan, may QR code. Nakalagay po dyan sa QR na iyan ay isusumiti ko sa buong mundo. Honor the Queen and the King. And that is protected by Queen Helen Abdurrajah. Validated by Queen Abdurrajah. Ang signatory sa likod, si Raja Mamay. So everyone will be there. Everyone will be part of the promised land, of the land of offer, of the land of Maharlika. Kaya nga dito nakikita natin ngayon. Kaya nga isa-isa makikinabang dahil kayo ay nasa soberenya ng Diyos Ama. Pero kung ayaw ninyong maniwala at doon lang kayo, nasa inyo naman din yan, umalis kayo sa lupang pangako. Kasi ang hustisya ng Diyos Ama ay ipapataw ng Queen Gobernadora, si Queen Helen Abdurrajah. Raja Mamay, I can hear you. Raja Mamay, Raja Mamay, can you hear me? Can you hear me, Raja? Raja, you can focus it all. At least, ayan, naririnig ninyo ang boses ni Raja Mamay. Lahat dito, nasabihin nyo naman. Raja is also working on the premise that we have to work hand in hand. Ngayon, naghahanap na naman kayo ng patunay kasi talagang lahat ng rationally gagawin ninyo. Now, all of this, I come out to dispel lahat ng paninira ng ibang tao na hindi totoo, nandito kami. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. At sisa lang ang sasabihin ko sa inyo. Follow the rules. Follow lahat ang gagawin natin. Doon tayo sa katotohanan. Doon tayo sa pagmamahal ng isa't isa. Love and charity. Embrace one another and serve one another. Tayong lahat ay mahal ng Diyos Ama, ng Allah. Maraming salamat sa inyo, Lolo ng 7 Macdum. Mabait pa rin kayo. Kasi kahit inalipustan na kayo ng ibang tao, nagpakumbaba pa rin kayo. Pero lahat kayong nakakakilala kay Divine, sumunod na kayo. Maraming salamat mga kaibigan. At patuloy po nating ipagdasal ang best health at protection ng ating mahal na Haring Roger Mamay at mahal na rin ng Helen Abdurrajah. At para sa mga taong nabayaran para sirain at pagtangkain ang ating MCOG Royal Couple, sana po magbago na kayo at magpakabuti. At tumulong na lang po kayo. At lalo na sa mga gumawa ng peking RCI at nagtatago na. Sana pagbayaran ninyo ang malaking perwisyon ninyong nagawa sa mga taong inosente. Maraming salamat sa pagsuporta at pagmamahal sa ating mahal na inang Reynang Helen. All the videos that I used. All credit goes to our beloved Majesty King Roger Mamay and Majesty Queen Helen Abdurrajah. Please like the video to support, at inyong i-share sa inyong social media community, at kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking channel. God bless.